Bago nga tayo magsimula, isang malaking shoutout kay Mario Martir at ngayon na rin kay Chordoro Alonso, kay Ralph Magno, Belo Joko, Ronald Verbosidad, Edmond Shobal Sopdet. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. At nais ko na rin ipromote ang aking Pinoy Viral Sports Membership. Kung inyo nga makikita ang join, maaari nyo nga yung pindutin at once na nagpa-member kayo, ay automatic kayo sa mga future benefits at ngayon na rin sa mga shoutout. Pag-usapan nga natin itong si Justin Brownlee. Alam naman nating lahat na hindi nga siya pwede maglaro sa PBA All Filipino Cup. Kaya naman, pahinga muna si Justin Brownlee at hinihintay na lamang niya ang pagbubukas ng Commissioner's Cup at kayo na rin ng Governor's Cup. Samantalang sa Gilas, Pilipinas naman ay matagal pa ang Olympic qualifiers na mangyayari sa July. Kaya naman ang payo nga ni Coach Tim Cohn ay itong si Justin Brownlee ay pwede munang maglaro sa ibang liga, partikular na sa Korea, Japan at kahit pa sa Europa. Ang dagdag pa nga ni Coach Tim Cohn upang makapagpagpag ng kalawang itong si Justin Brownlee at hindi nga siya matenga at nakakondisyon once na magbukas na muli ang Olympic qualifiers at gayon na rin ang second window ng PIBA Asia Cup qualifiers. Kaya naman ayon nga sa mga lumalabas na report, ito nga si Justin Brownlee ay pansamantala maglalaro muna sa ibang liga, partikular na dito sa Liga ng Indonesia o ang tinatawag nilang IBL Basketball League. Mukhang konfirmado na nga na maglalaro muna itong si Justin Brownlee sa IBL. At mukhang maganda naman yan dahil unang-una yung Indonesia nga ay malapit lang sa Pilipinas at agad-agad makakarating sa Pilipinas itong si Justin Brownlee once na magsimula na ang second window ng PIBA Asia Cup qualifiers at gayon na rin ang Olympic qualifiers at hindi na nga siya mahihirapan pang magbiyahe. At bukod pa doon ay saktong-sakto lang ang liga ng Indonesia dito kay Justin Brownlee at makakapagpagpag talaga siya ng kalawang dito. At hindi naman masyadong pisikalan ito, kagaya na lamang ng mga laro sa Japan, Korea at gayon na rin sa Europa. Dito nga sa Indonesia ay sakto lamang ang laro at ang masasabi nating namimisikal lang dito, yung mga kapwa import ni Justin Brownlee na talaga namang kalabaw maglaro. Ngunit yung mga local player naman dito sa Indonesia ay wala naman magiging problema si Justin Brownlee dahil halos kaparehong kapareho ng mga local player sa PBA. Kaya naman kinukondisyon itong si Justin Brownlee at hanggang maaari ay huwag ngang matenga sa paglalaro ng basketball dahil alam naman nating lahat na pinaghahandaan nga ng Gilas Pilipinas ang kanilang makakalaban sa Olympic qualifiers, partikular na ang number 6 sa PIBA World Ranking na Latvia. At unang-una pa nga dyan ay home court advantage dahil sa Latvia nga gaganapin ang laban ng Gilas Pilipinas. Kaya naman, nagpapakondisyon talaga si Justin Brownlee. Biruin nyo, 52 years na nga tayong hindi nakakapasok sa Olympics at dadaan pa tayo sa butas ng karayom kontra nga dito sa Latvia. Kaya naman, nagpapakondisyon ng Gilas Pilipinas at gayon na rin itong si Justin Brownlee upang makasabay tayo sa lakas ng Latvia. Sa ibang balita naman, eto nga si Renza Bando matapos ang kanyang magandang karera sa KBL o Korean Basketball League sa kanyang kupunan na Anyang KGC ay narin mismo sa report ni Jerry Ramos ng Spin.ph. Eto nga si Renza Bando matapos nga ang KBL season ay magiging ganap ng pre-agent. Kaya naman ang tanong ng marami, kapag nga pre-agent na sila Kai, saan kaya siya maglalaro? O saan kaya ang liga siya mapupunta? Mag-i-stay kaya siya sa Korea? O baka naman bumalik na siya sa PBA at makipagkontrata sa MVP at gayon na rin sa SMC Group? Ngunit naniniwala nga ang mga Pilipino fans na itong si Renza Bando ay irerenew pa sa KBL sa kanyang kupunan na Anyang KGC. At kung sakali man daw na hindi na siya ma-renew ng Anyang ay maraming pang kukuha sa kanya na mga team sa KBL dahil maganda nga ang ipinapakitang performance ni Renza Bando. Ang nakasira nga lang sa kanyang karera ay yung back injury niya. Ngunit okay naman na si Renza Bando at mukhang naka-recover na at handang-handa na siyang maglaro muli sa KBL. At sa mga nagtatanong naman kung muli bang makakabalik itong si Lakay sa Gilas Pilipinas dahil alam naman natin na nakapaglaro na nga ito noon, lalong-lalo na sa PIBA World Cup na napakaganda ng ipinakitang performance ni Lakay, lalong-lalo na sa depensa-upensa. At malaking tulong talaga itong si Renza Bando dahil siya nga nagbibigay ng energy sa kapwa niya mga Gilas players. Kaya naman ang sigaw ng mga Gilas fans ay sana makabalik itong si Lakay sa Gilas Pilipinas at muling maipakita
ang kanyang husay at galing sa paglalaro ng basketball at upang makatulong sa ating national team na Gilas Pilipinas. Ngunit ayon na rin sa report na naaking nabasa noon, itong sa rin sa bando si Mason Amos, si Jordan Heading ay naka-reserve nga in case na merong ma-injury sa Final 12 ni Coach Tim Cone ay sila nga ang isasabak ni Coach Tim Cone. Kaya naman abangan na lang natin kung matatawag itong sa rin sa bando sa mga laro ng Gilas Pilipinas, partikular na sa Olympic qualifiers. Dumako muna nga tayo sa PBA sa paghaharap nga ng Barangay Ginebra at Phoenix Filmmaster kahapon ay wala nga itong si Tyler Tio na masasabi nating ace player ng Phoenix Filmmaster. Kaya naman nagkomento nga itong si Coach Tim Cone at sabi niya nga na malaking bagay talaga na wala itong si Tyler Tio sa Phoenix Filmmaster dahil kung nandyan daw si Tyler Tio sa Phoenix Filmmaster ay naiba ang ikot ng bola. At sinabi pa nga ni Coach Tim Cone na idol niya si Tyler Tio. Kaya naman pakinggan natin ang buong sinabi ni Coach Tim Cone. Well, I'll tell you one thing that really helped us out is that Tyler Tio didn't play today. And they're a different team without Tyler. He keeps everything under control. They don't panic when things start going bad. He keeps them all moving forward. So I think that was a big advantage throughout the whole game, and especially when we made that run to get a lead. I think Tyler would have made a difference there if he'd been in the game. I'm a big fan of Tyler Tio. Samantalang ito namang si Nards Pinto ay aminado ngang hindi siya karapat-dapat na makapasok sa PBA All-Star at wala daw siyang magawa kahit daw ayaw niya. Binoto daw siya ng mga PBA fans, partikular na ng Barangay Ginebra fans, kaya naman nakapasok siya sa PBA All-Star. At pakinggan natin ang buong sinabi ni Nards Pinto. Tsaka di ko naman goal to yun na makunta ako dito. Alam mo, hindi ko naman sinasabi ko na ayaw ko. Pero sinasabi ko kasi maraming deserving dito sa spot. Yung Ginebra, tawag ko, final fan base, grabe support na yun. Kaya sobrang swerte namin na sa mga Ginebra player na kahit sino sinasupportan. Kahit naman, basta Ginebra ka, alam naman natin yan, di ba? So, ito lang yung goal ko talaga is para sa akin, makakuha ulit ng championship. Yun talaga, ayaw ko naman. Hindi ako para sa All-Star, yun naman yung sa akin. Siyempre, lahat naman tayo gusto natin every time na yun, every time na gagamitin tayo, may gusto tayong patunayan eh. Kasi dito sa trabaho namin, siyempre hindi pwede na hindi ka mag-perform. Lahat naman tayo free mag may freedom na mag-opinion na hindi ka deserve yan. Wala akong opinion nila yun, so wala akong nagkagawa. Sobrang appreciate ko yung support nila every time na kahit naglalaro ako, hindi ako naglalaro, nandiyan sila para sa akin. Sobrang ngayon ko lang naramdaman na grabe pala talaga yung support na dito sa Ginebra.